proposal ng US military na patayin ng mga Amerikano. False flag operation number 1. Ano ang ibig sabihin ng false flag operation? Ang false flag operation ay isang taktika ng pagsasamantala o propaganda ng panlilinlang para isipin ng mga tao na ang isang operasyon ay isinagawa ng ibang partido, grupo o tao, pero sa katotohanan ay kakampi niya ang may kagagawan nito at ito ang tunay niyang kalaban. Noong 1962, iminungkahi ng US Defense Department at ng Joint Chiefs of Staff na magsagawa ng mga acts of terrorism sa Amerika upang bigyang katwiran ang military intervention sa Cuba. Parang ang hirap lunukin o paniwalaan, ngunit ang katotohanan ito ay nakatala. Maraming mga military intelligence documents na nagtala ng mga nakakagambalang mga false flag operations na tulad nito, na kilala bilang Operation Northwoods, ay matagal nang na-declassified. Pero ano ba ang Operation Northwoods? Ang Operation Northwoods ay nanatiling lihim sa loob ng 35 years. Ang nakagigimbal na panukalang ito ay unang nakarating sa atensyon ng publiko noong November 1997 nang ideklara ng the John F. Kennedy Assassination Records Review Board ang iba't ibang mga military records na sikreto sa publiko ay na-declassified at kabilang sa mga records na ito ay ang mga dokumento ng Operation Northwoods. Nang sumunod na taon, inilathala ng National Security Archive ang karagdagang mga pagsisiwalat ng mga impormasyon tungkol sa Operation Northwoods. Isa sa mga dokumentong dati ay itinago at ngayon ay declassified na ay ang Top Secret Memo na may petsang March 13, 1962 na naka-address sa Secretary of Defense at nilagdaan ng nooy chairman ng Joint Chiefs of Staff na naglalaman ng napaka-interesting na bagay. Mababasa sa subject line ang mga katagang ito. Justification for US military intervention in Cuba. Sa item number 1 ng memo ay mababasa. Ang Joint Chiefs of Staff ay isinasaalang-alang ang nakalakip na memorandum para sa Chief of Operations Cuba Project na tumugon sa isang kahilingan ng tanggapan para sa maikli ngunit eksaktong paglalarawan ng mga salaysay na magbibigay katwiran para sa US military intervention sa Cuba. Sa ilalim ng Operation Northwoods ay nabibilang ang mga sumusunod. Una, paglubog ng mga barkong pandigma ng Estados Unidos. Pangalawa, pagpapasabog sa hijack ng mga passenger planes. Pangatlo, pagpatay sa mga inosenteng Amerikanong sibilyan. Pang-apat, pagpapasabog ng mga bomba. At panglima, pagsasagawa ng iba't iba pang terrorist acts sa mga pangunahing lungsod, kabilang na ang Washington DC at Miami sa Florida. Ang bawat insidente ay isisisi kay Fidel Castro at sa pamahalaan ng Cuba. Sa pamamagitan ng ganitong strategy, naniniwala ang Joint Chiefs of Staff na madali nilang makukuha ang sapat na support mula sa mga mamamayang Amerikano at sa buong mundo para sa isang military invasion ng Estados Unidos sa Cuba. Sa kabutihang palad, agad na tinanggihan ng nooy Pangulong John F. Kennedy ang panukala sa Operation Northwood at sinibak sa pwesto ang isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod nito, si General Lyman Lemnitzer, na noon ay chairman ng Joint Chiefs of Staff. Sa di maipaliwanag na pagkakataon, noong sumunod na taon, si Pangulong John F. Kennedy ay napatay sa pamamagitan ng assassination sa Dallas, Texas, habang si General Lemnitzer naman ay hinirang na Supreme Allied Commander ng NATO. Kakaiba, di ba? Sa kanyang 2001 na libro na pinamagatang Body of Secrets, ang sikat na US political journalist at best-selling author na si James Bamford ay sumulat ng Operation Northwoods ay panawagan sa pagbaril sa lansangan ng Amerika ng mga inosenteng tao, pagpapalubog sa karagatan ng mga bangkang nagdadala ng mga refugee na tumatakas sa Cuba at iba pang mararahas na terorismo na ilulunsa sa Washington DC, Miami at sa iba pang major cities ng Amerika. Ang mga tao ay i-frame up sa mga pambobomba na hindi naman nila ginawa. Ang mga eroplano ay i-hijack gamit ang mga inimbentong ebidensya. Ang lahat ng ito ay isisisi kay Fidel Castro na siya namang magbibigay kay General Lemnitzer at ng kanyang kabal ng suporta mula sa publiko at sa buong mundo
para sa isang military invention ng Estados Unidos sa Cuba. Sa kabila ng pagkakabulgar sa masamang planong ito, nakalulungkot isipin na si Bamford ay isa lang sa kakaunting mga kilalang political commentators na nagsulat tungkol sa Operation Northwoods. Noong ang mga dokumento ay na-declassified noong 1997, halos hindi ito pinansin ng mainstream media. Lumalabas sa insidenteng ito na ang dokumentadong talakayan sa loob mismo ng US government tungkol sa pagpatay sa sarili nitong mamamayan bilang propaganda upang lumikha ng isang digmaan ay hindi itinuturing na newsworthy ng mainstream media. Ang masaklap na karanasang ito sa kasaysayan ay nagpapatunay na may makapangyarihang secret elite na nagmamanipula sa mga bansa ng mundo. So hanggang dyan na lang po muna. Salamat po muli sa mga nag-share at subscribe ng aking videos.